Maghiwalay na tayo. Yun agad ang bungad ni Maxine kay Creed pagpasok niya sa office nito sa kanilang bahay. Seryosong nag-angat ng tingin si Creed sa kanya. Suot nito ang reading glasses nito at ang peach black na buhok ay bahagyang magulo. Nakabukas din ang unang botones ng puting long sleeve nito. Napalunok si Maxine nang magtama ang kanilang mata ng asawa niya. Sa tuwing magkakatinginan talaga sila ay hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Kinakabahan siya at nagpapanik. Iniisip na lamang niya na dahil yon sa madilim na aura ng asawa niya. Parang bagyong paparating na nagdadala ng bigat at tensyon. Anong sabi mo? Sabi ko maghiwalay na tayo. Ulit ni Maxine. Hindi agad nagsalita si Creed. Tumitig pa muna ito sa kanya na tila pinoproseso ang kanyang sinabi. Don't worry. I-inform lang kita. Ako nang bahalang mag-file ng petition for divorce natin. If ever na malaking abala pa yun sa'yo. Kapag naaprobahan ay pipirma ka na lang. Kaswal na sabi ni Maxine. Hindi ako pipirma. Pabuntong hiningang sagot naman ni Creed. Inalis nito ang salaming suot at sumandal sa backrest ng swivel chair na inuupuan nito bago humalukip-kip. Ano? Bakit hindi? Bakit din naman oo? Nagkasalubong ang kilay ni Maxine at iritang tinitigan ng asawa. Gusto niya itong suntukin bigla pero siyempre nagpigil siya. 4 na taon na silang kasal at sa 4 na taong yon, never silang naging normal na marriage couple. Pinagkasundo lang naman kasi silang dalawa na mga magulang nilang matagal nang magkakaibigan. At kaya lang naman pumayag si Maxine noon dahil akala niya magiging maganda ang kalalabasan. Nakalaunan ay magmamahalan din sila ni Creed. Ngunit hindi yun nangyari. Sa loob ng 4 na taon, malamig ang pakikitungo ni Creed sa kanya. Magkatabi din sila sa kama pero kahit isang beses ay wala pang nangyari sa kanila. Para lang silang roommate pero mag-asawa sa mata ng batas. Sa ngayon, gusto na ni Maxine na makipaghiwalay. Naiinis siya dahil parang nasayang lang yung 4 na taon niya sa lalaki. Hindi ba pwedeng makipag-cooperate ka na lang? Pareho naman nating hindi ginusto ang kasal na to. Wala na din tayong mapapala dito. Sinong nagsabing wala tayong mapapala? Lumago ang business ko nang mag-merge yung company ng pamilya natin. Ah, talaga ba? Eh di congrats. Ako kasi wala eh. Sarkastikong sagot ni Maxine. Lumago din yung business ng ama mo. So basically, may napala ka rin. Maghiwalay na tayo, please. No. Bakit pa ayaw mo? Bakit din gustong gusto mo? Hamon ni Creed. Kasi wala ka namang pakialam sa akin. Napakalamig mo. Hindi naman natin mahal yung isa't isa. Kaya bakit kailangan pang ituloy tong pesting kasal na to? Halos gusto na yung isigaw ni Maxine sa asawa niya, pero pinigilan niya ang sarili. Baka pagtawanan lang siya nito. Inaalala mo ba ang merged companies natin kaya ayaw mong pumayag? Hayaan mo, bibigyan kita ng mas malaking share sa company natin. Umiling si Creed. Ayoko pa din. Tingin mo ba papayag ang magulang natin sa gusto mong mangyari? Ano naman kung hindi sila pumayag? Pakialam natin sa kanila. Kasal natin to. At matatanda na tayo para dumepende pa sa kanila. Tayo na dapat yung nagdidesisyon. Bigyan mo ako ng rason kung bakit ayaw mo na. Mahinahong sambit ni Creed. May mahal akong iba. Bulalas ni Maxine. Natigilan si Creed habang natutop naman ni Maxine ang bibig. Hindi naman kasi totoo ang sinasabi niya. Sino? Biglang dumilim ang mukha ni Creed. Sino? Hindi mo kilala. Pinangatawanan na lamang niya ang sagot niya. Sabihin mo sa akin ang pangalan niya, Maxine. Mariing saad ni Creed. Kinabahan si Maxine pero hindi niya pinahalata. Hindi mo nga kilala. Kaya anong sense kahit sabihin ko yung pangalan? Ipapahanap ko sa mga tauhan ko. At? At ano? Gumisi si Creed. Takot ka ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman ipapabugbog Maxine. Hahanapan ko lang ng butas ang kumpanya nang sa ganun ay mapabagsak ko. At bakit mo naman gagawin yun? Dahil gusto mo kong hiwalayan ngayon dahil sa kanya. Creed! Never mind. Hindi naman tayo maghihiwalay. Kaya mas makabuting tigilan mo na ang pakikiapid mo sa kung sino mang lalaking yan.
Tandaan mo, kasal pa rin tayo. Ayokong madumihan ang pangalan ng pamilya nating dalawa. Malamig na saad ni Creed. Sa ines ay hindi na napigilan ni Maxine na lapitan ang asawa at suntukin sa dibdib. Napaka-selfish mo! Dahil lang sa kapangyarihan at kayamanan, gusto mo akong ikulong sa kasal na to? Hindi ito pagiging selfish. Para din naman to sa kapakanan mo at ng pamilya mo. Kapakanan ko? Ang sabihin mo, puro pera ang nasa isip mo. Marunong ka man lang bang magmahal? Mukha ngang hindi eh. Umigting ang panga ni Creed at masamang tinitigan si Maxine. Pero hindi nagpatinag ang babae. Kung hindi ka papayag makipag-divorce, aalis na lang ako. O kaya makikipagtanan sa kanya. Hindi mo gagawin yan. Mariing sabi ni Creed sa nagbabantang boses. Gagawin ko. Huling sabi ni Maxine bago tumalikod at padabog na umalis. Napahilot na lamang sa sentido si Creed. Pero umigting din agad ang panga niya dahil bothered talaga siya. Kung totoo bang sinasabi ng asawa niya na may mahal itong ibang lalaki. Dahil sa pagkakatanda niya, wala namang nababanggit ang tauhan niyang si Paulo na may kinikitang lalaki si Maxine. Si Paulo ay isa sa kanyang mga tauhan na itinalaga niya para bantayan si Maxine mula sa malayo. 4 na taon na rin. Ito na ang nagsilbing mata at tenga niya sa kung saan tutungo ang asawa at ano ang mga ginagawa nito. Hindi ako susuko. Sambit ni Maxine sa sarili habang nasa loob ng kanilang kwarto. Kailangan kong mapapayag si Creed. Hindi ko na kayang dagdagan pa ng 1 taon ang loveless na kasal na to. Masama niyang tinignan ang malaking wedding picture nila ni Creed na nakasabit sa dingding sa may kama nila. Nakangiti siya samantalang seryoso naman si Creed doon. Nakakagigil. Kinuha niya ang unan at pinambato yun doon. Ngunit saktong bumukas ang pinto at niluwa nun si Creed na nakita ang ginawa niya. Para tuloy siyang binuhusan ng tubig. Kung galit ka sa akin, pwede namang ako yung batuhin mo. Kawawa naman yung picture frame. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Iiling-iling na sabi ni Creed at dire-diretsong naglakad patungo sa bathroom. Talagang ikaw yung babatuhin ko sa susunod. Bulong ni Maxine pagsara ng pinto. Umamba pa siya ng suntok. Pinulot niya ulit ang binatong unan pagkatapos ay humiga na sa kama. Medyo kumalma na siya pero naiinis pa rin. 1 minuto bago lumabas ng bathroom si Creed na bagong paligo. Nagtutuyo ng buhok na lumapit ito sa bedside table upang mag-check ng phone. Hindi sinasadyang napagmasdan ni Maxine ang asawa. Gwapo si Creed, hindi yun itatanggi ni Maxine. Ito na nga yata ang perfect example ng tall, dark and handsome. May pagkabanyaga ang features ng mukha nito. Malalim ang madilim laging mga mata, sobrang tangos na ilong at may natural na mapulang labi. Kaya napakarami pa rin talaga ang humahabol dito kahit kasal na sila. Idagdag pa ang sobrang tangkad nito. 6-footer. Kapag nagtatabi silang dalawa ay hanggang balikat lamang siya nito. Hindi tinitigilan ni Maxine ang paninitig sa asawa kahit nang humiga na ito sa kanyang tabi. Napatingin naman siya sa malapad nitong balikat at sa malalaking biceps sa braso nito. Pati sa maugat na mga kamay, napalunok siya. Aware ka bang nakikita ko ang paninitig mo? Wika ni Creed. Napakurap-kurap naman si Maxine. Anong paninitig? Tulala lang ako, no? Huwag kang assuming. Sige, kunwari, maniniwala ako. Umirap na lang si Maxine at tumihaya ng higa. Bakit pa kinakausap na ako nito? Dati naman nansyalan tong lalaking to eh. Sa isip-isip pa niya. Bakit? Bakit mo ako tinititigan ha? Hindi ba sapat para sa yong lalaki mo? Sambit ni Creed at bahagya namang lumapit sa kanya. Sapat na siya. Pagmamalaki niya kunwari. Dumilim naman ang mata ni Creed. Anong pangalan niya? Sabihin mo. Ayoko. Good night. Anya at tinalikuran na ito. Umawang ang labi ni Creed para magsalita pa sana. Pero hindi niya na tinuloy. Paglipas lang ng 1 minuto, malalim na ang paghinga ni Maxine. Tulog na agad ito. Bagay na palaging nangyayari. Bumuntong hininga si Creed at maingat na kinumuta ng asawa. Pinagmasdan niya muna ang pagtulog nito ng 1 sandali bago hinagkan ang ulo nito't natulog na rin. Sa mga sumunod na araw ay inasikaso na talaga ni Maxine ang divorce paper nila.
Kahit pa alam niyang base sa huling pag-uusap nila ni Creed ay hindi ito pipirma. Kailangan niyang pumirma sa ayaw at gusto niya. Pagdating niya doon ay may katawagan pa si Creed. Nilapag niya ang divorce paper sa lamesa nito. Sinulya pa nito kaagad ni Creed. Pagkatapos ay matalim siyang tinitigan. Alright, Mr. Davidson. Thank you so much. I'll talk to you later. Sambit nito at pinatay na ang tawag. Ano yan? Hindi ba obvious? Ang divorce paper natin. Masaya pa kunwaring sagot ni Maxine. Kinuha yun ni Creed at tinitigan. Pirmahan mo na lang yan. Medyo nahirapan pa akong makakuha. Dahil hindi ko halos alam ang... Hoy! Sigaw bigla ni Maxine nang walang ano-ano'y pinunit ni Creed ang paper sa gitna ng pagsasalita niya. Anong ginawa mo? I told you, hindi ako pipirma. Sambit ni Creed at tinapon sa ere ang punit-punit na mga papela. Nalaglag ang panga ni Maxine. Mangiyak-ngiyak siya at parang nagdilim talaga ang paningin kay Creed. Tigilan mo na ang pagsasayang ng oras sa diborsong gusto mo, Maxine. Kayang-kaya kong kalikutin yan para hindi ka na ulit makakuha. Creed! Sigaw niya nang may frustration. Tigilan mo na yan bago pa makarating kina mama. Alam mong hindi nila yan magugustuhan. Pakialam ko, babalik ako at magdadala ng sandamakmak na kopya hanggang sa magsawak at mapilitang pumirma na lang. Ngumisi ang lalaki. Try me then. Ganun nga ang ginawa ni Maxine. Bumalik siya ulit after 2 days, pero pinunit lang din ulit ni Creed. Sa ikatlong balik niya, siya lang din yung napagod. Hindi, hindi ako susuko. Gagawin kong lahat. May last resort pa ako. Anya sa isip. Bumalik siya sa kwarto at naghanda para sa kanyang plano. Nag-bubble bath pa siya. At pagkatapos, isinuot na ang kabibili lang niya na lingerie. Oo, ito na ang last resort niya. Aakitin niya si Creed para mapapayag ito. Hindi kaya mababaliw naman siya sa akin pagkatapos ng gabing to? E di mas lalo niya akong hindi pa kakawalan. Sarot, imposible. Hindi siya interesado sa akin. Ni katiting na interes, wala yun. Baka nga itaboy pa niya ako at hindi magtagumpay ang plano kong to. Nagsuot muna siya ng bathrobe paglabas ng banyo. Naroon na si Creed. Nagkatinginan sila at ewan ba ni Maxine, uminit ang pisngi niya. Kabadong-kabado din siya na hindi naman dapat. Kapag ikaw talaga pumalpak, Maxine. Tapos na ako. Sambit niya dahil parang nag-aabang si Creed na matapos siya para ito naman yung makaligo. Tumayo si Creed at pumasok na sa banyo. Dali-dali namang hinubad ni Maxine ang bathrobe niya. Pagkatapos ay dali-daling humiga sa kama para gayahin ang mga post na nakikita niya sa magazines na pang-aakit sa mga lalaki. Tingnan lang natin kung hindi siya maakit sa akin ngayong gabi. Ngisi ni Maxine. Humikab siya. Ay, bakit parang ang tagal naman yata niya sa banyo? Pagtataka niya. Unti-unti nang nahuhulog ang mga talukap ng mata niya. Umiling siya para mawala yun. Pigilan mo yung antok mo, Maxine. Lalabas na rin yun. Tinutuyo na ang buhok na lumabas ng bathroom si Creed. At ganun na lamang ang pagkakatigil ng mga paa niya nang makita si Maxine sa kama. Tulog at naka-sexy lingerie. What the hell? Bulong ni Creed. Tulog na ang asawa at naisip agad ni Creed kung ano ang nangyari at ang maaaring kalokohan sana nito. Tinakpan niya ang bibig para pigilan ng tawa. Jeez, you never really fail to amuse me, huh? Nakangising sambit niya. Lumapit siya at napatingin sa suot nito. Sobrang nipis ng lingerie at kitang-kita niya na halos ang pribadong bahagi nito. Napaungol siya at napamura. Para siyang tinorture. Noon pa man ay may pagnanasa na talaga siya kay Maxine. Pero nagpipigil lang siya bilang respeto dito. Stop it, Creed. Tulog siya. Hindi pwede. Nakapikit na bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang bathrobe ng asawa at isinuot dito. Pagkatapos ay mabilis niyang pinatay ang ilaw at lumabas ng kwarto. Mukhang sa guest room muna siya dapat matulog. Gosh! Bulalas ni Maxine at napabalikwas ng bangon nang pagdilat niya ay maliwanag na sa labas ng bintana. Napatampal agad siya ng noo pagka-realize ng nangyari. Nakatulog ako! Hindi pa nakontento, sinabunutan pa niya ang sarili sa ines. Ha? Tinanggal ko to kagabi? Bakit suot ko to ulit ngayon? Pagtataka niya. Namilog ang kanyang mga mata.
Don't tell me. Uminit ang pisngi niya. Parang gusto niya nalang maglaho na parang bula nang maisip na si Creed panigurado ang nagsuot nun sa kanya. At nakakahiya yun. Lalo pat may plano sana siya kagabi na akitin ito. Hindi natuloy dahil nakatulog siya. Worse ay nakita siya nito. Ano na lang ngayon ang iniisip niya? Mangiyak-ngiyak sa hiyang sambit ni Maxine. Para tuloy siyang spy na palingalinga habang palabas ng kwarto nila pagkatapos niyang maligo at gawin ang kanyang morning routine. Napatigil siya nang may maalala. Ah, for sure nasa trabaho na yun ngayon. Sambit niya at nakahinga ng maluwag. Naglakad na siya patungo sa dining area. Pero ganun na lamang ang paglaki ng mga mata niya nang makita ang asawa na kumakain doon. Halos atakihin siya sa puso sa gulat. Good morning! Bati agad nito. Creed, anong ginagawa mo dito? Di ba may trabaho ka? Bulalas niya. It's Sunday. Wala akong trabaho. Ah, Sunday ba? Kumain ka na dito. Sambit ni Creed. Hindi ko siya kayang harapin. Paano kung bigla niyang i-open up yung nakita niya kagabi? Nakakahiya. Ano na lang yung ipapalusot ko? Nagpapanik na isip niya. Busog pa pala ako. Mamaya na lang. Sambit niya. Tumalikod na siya pero kumalam bigla ng malakas ang tiyan niya. Mabilis ang napahawak doon. Napangisi naman si Creed. Mukhang hindi yan yung sinasabi ng tiyan mo. Kumain ka na dito. Wala tuloy nagawa si Maxine, kundi maupo na lang din. Nagmamadali siyang kumain para matakasan agad si Creed. Pero bigla nitong dinagdagan ang kanin niya nang malapit na siyang matapos. Huy! Reklamo niya. Kumain ka pa. Ang payat-payat mo. Busog na ako! Hindi na siya neto pinansin. Napilitan siyang ubusin ang sinandok nitong pagkain. Umiinom na siya ng tubig nang muli itong magsalita. Tungkol sa ginawa mo kagabi. Hindi pa natatapos ni Creed ang sinasabi ay naibuga na ni Maxine ang iniinom. Mabilis namang kumilos si Creed at inabutan siya ng tissue. Okay ka lang? Tanong ni Creed. Kita mong nasa mid ako tapos tatanungin mo ako kung okay lang ako? Sarkastikong sagot naman ni Maxine habang umuubo-ubo pa. Pero tinanggap niya ang tissue na inabot ni Creed. So, I was saying, kagabi. Anong kagabi? Nakatulog na ako eh. Bakit? May nangyari ba? Pagmamaang-maanga ni Maxine. Yes, may nangyari. Nagsuot ka ng lingerie. Oh, anong meron? Hindi ka naman nagsusuot ng ganun. Uminit ang pisngi ni Maxine. Nagpapanik na siya sa loob-loob niya. Pero syempre, hindi niya pinapahalata. Ah, oo. Feel ko magsuot kagabi eh. Alam mo na, sobrang init ng panahon. Bakit? Bawal ba ako magsuot nun? Palusot niya. Umiling si Creed pero may multo sa ngiti nito. Hindi naman. I was just concerned last night na baka lamigin ka. So, sinuot ko yung bathrobe mo sa'yo. Ah, thanks. Sana hindi mo na ginawa. Ayos lang naman ako. Anyway, tungkol sa divorce paper natin. Napanis ang ngiti ni Creed. Si Maxi naman ang umiti. Kailan mo balak pirmahan yun? I told you, wala akong plano. Malamig bigla na sabi nito. Anong wala? Wala kang choice. Kailangan nating maghiwalay sa ayaw at sa gusto mo. Maaati mo bang yung asawa mo ay may mahal na iba? Plus fake lang naman talaga tong marriage natin eh. Wala namang rason para ipagpatuloy pa pinakasalan kita na may mahal kang iba. Kaya anong pinagkaiba nun sa ngayon? Taas kilay ngunit may pait sa boses na sagot ni Creed. Napakunot noo si Maxine at natigilan. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Creed. Sabihin mo sa akin ang pangalan ng lalaki mo. Saad ni Creed. Paano ko sasabihin eh wala naman talaga? Sa isip-isip ni Maxine. What? Hindi mo masabi? Huwag mong sabihin na siya lang din ulit. Nang uuyam na dagdag ni Creed. Anong sinasabi mo? Oh, come on. Ngumisi si Creed. Bumalik na siya, diba? Huwag ka nang magkaila. Kalat na bumalik na siya. Hindi naman ako magugulat kung siya lang din ulit. Na kayo ulit. Si Matthew ba yung tinutukoy mo? Litong tanong ni Maxine. Sino pa ba? Bakit? May iba pa? Nagkasalubong ang kilay ni Creed at nagtiimbagang. Napakurap-kurap si Maxine. Kung excess yung tinutukoy mo, marami sila. Pero hindi ko alam kung ano yung connect nila sa usapan natin at... Nakabalik na si Matthew? Hindi nga,
Kailan pa? Kinalabog bigla ni Creed ang lamesa. Huwag ka na nga magsinungaling. Ano? Hindi ako nagsisinungaling. Bakit ako magsisinungaling? Matagal na akong walang balita sa kanya. Mula nung naghiwalay kami. Kaya hindi ko alam na nakabalik na siya. To be honest, wala naman akong pakialam eh. Kaya bakit mo siya sinasali sa usapan? Saka bakit ka nagagalit? Dati naman wala kang pakialam ah. Doon natauhan si Creed at natigilan. Napalunok siya. Alam mo, napakawalang sense nitong away natin. Mas lalo talaga tayong dapat maghiwalay, sabi ni Maxine. Napakuyom ng kamao si Creed. Marami pa siyang gustong sabihin pero hindi niya masabi, kaya tumayo na lang siya at padabog na nag-walk out. Hala siya? Siya pa talaga yung may ganang mag-walk out, no? E siya tong nagsimula ng away. Hindi makapaniwalang sabi ni Maxine. Ang gulo niya? Hindi na nga siya sobrang cold lately mula nung napag-usapan namin ang tungkol sa divorce na to. Yung dati ding walang pag-uusap naming dalawa, nag-uusap na din kami ngayon. Umahaba na nga. Pero puro naman pagtatalo. Hindi na nga siya cold, pero galit naman. Bakit ba kasi hindi na lang siya pumayag? Ibibigay ko naman yung gusto niya eh. Ibibigay ko pa sa kanya ang kumpanya namin kung gusto niya. Hiwalayan niya lang ako. Dahil sa pagtatalo nila, hindi muna kinulit ni Maxine si Creed dahil baka mas lalo itong mabad trip at mas lalong hindi pumayag. Lumipas ang mga araw na nag-relax muna siya. Samantalang balik cold person na naman ulit itong si Creed sa kanya. Wait a minute. Parang mas okay nga na galitin siya lalo, diba? Para mapuno na siya. At maisip niya na hiwalayan na lang talaga ako. Dahil makulit ako at sakit sa ulo. Bulalas ni Maxine sa gitna ng pag-scroll niya sa kanyang Facebook account habang nakaupo sa sofa ng living room. Napakurap-kurap naman siya nang biglang may lumabas sa notification niya. Matthew? Sambit niya sa pangalan ng nag-friend request sa kanya. Mabilis niya yung in-accept. Matagal na siyang nakapag-move on sa relasyon nila ni Matthew. Itong huling boyfriend niya bago siya nagpakasal kay Creed. Hindi naging maayos ang hiwalayan nila pero hindi naman siya nagtanim ng galit. Pagka-accept niya ng request ay agad itong nag-message sa kanya. Nangangamusta. Sinagot niya naman hanggang sa dumami na ang usapan nila. Catching up. What are you doing? Malamig na boses ni Creed ang narinig niya sa kanyang likod. Lumingon sa agad at nakita itong madilim ang diretsong tingin sa kanyang iPad. Naroon ang convo nila ni Matthew. Kitang-kita ni Creed, basang-basa. Nag-apoy agad sa galit ang mga mata nito. I knew it. Napatayo si Maxine. Nagkakamustahan lang kami. Huwag mo akong lukohin, Maxine. Tumatawa ka kanina pagdating ko. Ano yun? Kumustahan na may kasamang kilig. Natawa si Maxine. Nag-joke siya. Malamang matatawa ako. At sinabi mong hindi siya ang lalaki mo? Hindi nga siya. Aminin mo na lang kasi. Why do you keep on lying? Sabay sulyap nito sa iPad niya. Hindi nga siya, sabi. Huwag mo kong gagawing sinungaling. At saka pwede ba? Kung magsalita ka, para ka namang nagsiselos eh. Bulalas ni Maxine. Natigilan tuloy si Creed. Nakagat naman ni Maxine ang bibig. I mean, ilang araw mo akong hindi kinakausap, tapos ganito ang dadatnan ko? Sana naman sa susunod, huwag kang pahuhuling kausap mo ang lalaki mo. Because you're still married to me. Basically, you are committing a crime. It's adultery. And I can sue you. Galit na banta ni Creed. Nalaglag ang panga ni Maxine. Hindi ko nga sabi sa lalaki. Ba't bang kulit mo? Matagal nang tapos ang sa amin ni Matthew noon pa. Wala nang namamagitan sa amin. Ilang taon na nga kami hindi nagkakausap eh, ngayon lang. Because he added me on Facebook kanina. And we had a little catch up on our lives. Alam niya nga asawa na kita eh. Kaya anong sinasabi mong lalaki ko sa? Kung ganun, sino ang lalaki mo? Hamon ni Creed at humakbang papalapit sa kanya. Napalunok naman si Maxine. Bakit ba kasi gusto mong malaman? Wala ka nang dapat pakialam. Sana nga wala akong pakialam. Pero hindi na ako halos makatulog kakaisip kung sino ang dahilan at kating-katika na makipaghiwalay sa akin, Maxine. May diing saad ni Creed. Namilog ang mga mata ni Maxine. Kaya ngayon sabihin mo sa akin, sino? Ha? Kung hindi ang lintek mong ex-boyfriend, sino ang lalaki mo? Napaatras si Maxine at nalilikot ang mga mata sa kaba. Sims, sinong sasabihin ko? Si Enchong D?
si Jericho Rosales kaya? Sa isip pa ni Maxine, nagtaas ng kilay si Creed nang may maisip habang nakatitig sa asawa. O baka naman wala talaga. Ha? Wala ka talagang lalaki. Maybe you just want my attention. Kasi hindi kita pinapansin sa loob ng 4 na taong pagsasama natin. Sabay ngisi ni Creed. Abnormal ka! Nahihibang nasagot ni Maxine. Ba't ko naman gugustuhin ang atensyon mo? Bakit? Nakakain ba yan? Lumawak lalo ang ngisi ni Creed. Kanina lamang ay galit na galit ito. Ngayon parang nanalo sa loto. Napailing na lamang si Maxine. Hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung anong gusto mo. Pero pwede mo namang hingin ng maayos. At hindi na natin kailangan pang idaan pa si divorce. Hindi naman kita pagdadamutan. Dagdag pa ni Creed. Tila ba naniniwala na talaga na yun yung dahilan niya. Humagalpak si Maxine. Baliw ka na. Alam mo, gutom lang yan. Bahala ka. Mag-usap na lang tayo ulit kapag maayos na yung utak mo. Maxine. Mariing tawag sa kanya ni Creed nang nagsimula na siyang maglakad patungo sa hagdan. Matutulog ako. Inaantok pala ako. Sambit niya at tuloy-tuloy na sa pag-akyat. Nilak niya muna ang pinto ng kwarto in case na sumunod ito. Sira ulong yun. Lakas ng tama. Gusto ko ng atensyon niya. Umirap siya at nagbuyod ng buhok. Maghapon tuloy siyang hindi lumabas ng kwarto. Lumabas lang siya nang mag-dinner silang dalawa. Wala silang inikan hanggang sa natapos. Pagkatapos ay bumalik ulit siya sa kwarto. This is the night. Bulong ni Maxine sa sarili. Kailangan may mangyari sa amin ngayong gabi. Naghanda ulit siya. Nagsuot ng lingerie at talagang naligo sa perfume. Pagpasok ni Creed sa kwarto nila kinagabihan, ay kitang-kita niya ang gulat sa mga mata nito. Masyadong mainit eh. Mas comfortable pala matulog na nakaganito. Nakangiting palusot ni Maxine. Hindi umimik si Creed at dumiretso ulit sa banyo para maligo, gaya ng madalas nitong ginagawa bago matulog. Paglabas ay nakapantulog na ito. Si Maxine naman ay hindi mapakali sa kama. Kinakabahan siya ng sobra kahit alam niya naman ang mga dapat gawin. Matutulog ka na? Tanong niya kay Creed nang makitang humiga na ito. Kung antukin. Tipid na sagot nito. Mamaya ka na matulog, anya. Nilingon siya ni Creed at pinangunutan ng noo. Ngunit nanlaki ang mga mata nito nang bumangon siya at naupo sa tiyan nito. Napamura si Creed. What are you doing? Ayaw mo ba? Ngumisi siya. Mag-asawa naman tayo. Wala namang masama kung gagawin natin to. Matalim siya nitong tinitigan. Really? Pagkatapos mong sabihin sa akin na may lalaki ka? What? Hindi niya kayang punan ang gusto mo? Kaya sa akin ka lumalapit ngayon? Bitter at galit nitong sabi. Medyo na-offend at nasaktan si Maxine sa narinig. Pero naaalala niyang natural lang na sabihin nito yun eh. Dahil sa totoo lang, napaka-ipokrito niya nga naman sa gagawin niya ngayong gabi. Pero, sino bang hindi nagbigay ng pangangailangan ko sa loob ng 4 na taon ha? Tapos magagalit ka na may iba ako? Sikmat niya pabalik kay Creed, dahilan para lumala ang galit sa mata nito. Yun ba ang dahilan mo kung bakit ka humanap ng iba? Binundol ng kaba si Maxine. Natakot sa bigla sa takbo ng usapan. Hindi, sinasagot ko lang yung sinasabi mo. Hindi na niya natapos pa ang sinasabi dahil siniil na siya ng isang mariing halik ni Creed. Namilog pa nung una ang mga mata niya, pero unti-unti din siyang napapikit. Agresibo ang bawat paghalik ni Creed. Ramdam na ramdam niya ang galit nito. Subalit nag-init pa rin si Maxine. Nakaramdam siya ng matinding excitement. Lalo na nang sinimula na nitong haplusin ang katawan niya. Hanggang sa nangyari na nga ang inaasam ni Maxine. Nagsiping silang dalawa ng gabing yun at kahit plano lang naman ay hindi niya naiwasang magustuhan kaya inabot na sila ni Creed ng madaling araw. Saan ka pupunta? Tanong ni Creed nang matapos sila sa huling round. Hinahangos pa si Creed habang nakahiga sa kama at hindi niya alam kung saan pa kinuha ni Maxine ang lakas para magbihis at bumangon. Lumapit ito sa may TV sa tapat ng kama nila at kinuha sa isang drawer ang isa na namang divorce papers. Hindi ka ba nagsasawang magbigay niyan? Natatawa at naiiling ng tanong ni Creed. We just had an intercourse, Maxine. Kaya nga, naisip kong maaaring kaya ayaw mong hiwalayan ako dahil may hang-ups ka pa sa akin. Sa loob ng 4 years walang nangyari sa pagitan natin. Kaya ngayong meron na,
Baka nagbago na yung isip mo. Are you implying that I only want your body? At ginamit mo pa yung katawan mo para mapapayag ako? Offended na sambit ni Creed. Well, desperada na ako, Creed. Ayaw mong pumayag. Wala na akong ibang maisip na paraan. Tsaka mag-asawa naman tayo ah. Ang tanga naman ng plano mo, Maxine. Divorce over your body. Hindi ako ganyan kababaw. Basta pirmahan mo na lang to. Wala akong hang-up sa'yo at hindi ko pipirmahan yan. Kahit lumuha ka pa ng dugo. Iritadong sabi ni Creed bago bumangon, nagbihis at lumabas. Creed! Tawag ni Maxine. Umiiyak si Maxine buong gabi sa sobrang frustration. Last resort niya na sana talaga ang planong yun pero pumalpak pa. Hindi. Hindi pwede to. Hindi ko pwedeng hayaang makulong ako sa kasal na to. Kasal na walang kwenta. Kasal na walang pagmamahal. Sa huling pagkakataon, habang umiiyak, nakaisip siyang muli ng dapat gawin. Kung hindi pa rin siya pipirma, lalayas na lang ako. Sambit niya at saka nag-al sa balutan. Nang madaling araw ding yun ay umalis siya, siniguro niyang hindi siya napansin ng guard pag-alis, maging na mga tulog na kasambahay. Nag-check-in muna siya sa isang hotel at doon nagpalipas ng ilang oras bago nagtungo sa airport. Pumunta siya sa Camarines Sur, sa bahay ng kanyang lola na pumanaw na. Walang nakatira doon pero may housekeeper na naglilinis linggo-linggo, kaya namemaintain naman ang kagandahan ng bahay. Hello ma, sagot niya sa tawag ng mama niya pagkahapon. Maxine, nasan ka? Tumawag sa akin si Creed ngayon lang. Umalis ka. Saan ka daw pumunta? Magbabakasyon muna ako, mama. Magbabakasyon? Nang hindi mo sinasabi sa asawa mo? At mag-isa ka lang? Nasaan ka ngayon? Ni hindi mo raw sinasagot yung tawag niya. Kulang yung info mo, mama. Binlock ko kasi siya. Sa isip-isip ni Maxine, kailangan mong sabihin sa kanya mga pupuntahan at gagawin ko, ma. Lumayas na nga ako eh. Ayoko na sa kanya. Gusto ko na siyang hiwalayan pero ayaw niyang pumayag. Lintik kang bata ka. Hanggang ngayon isip bata ka pa rin. Namilog ang mga mata ni Maxine. Ako? Isip bata? Umuwi ka na. Kung ano man yung hindi niyo pagkakaintindihan na mag-asawa pag-usapan niyo. Hindi yung lalayas-layas ka. May mapapala ka ba sa paglalayas mo? Pag-usapan niyo yan ng masinsinan. Wala kayong maaayos kung ganyan. Pangaral nito. Hindi mo naiintindihan, ma. Kaya ako lumayas dahil hindi naman ako mahal ni Creed. Sa loob ng 4 na taon, hindi ko naramdaman na mahal niya ako. Ang lamig-lamig pa nga yung trato niya sa akin eh. He never cared for me. Pagsumbong niya pa para sana kampihan siya, this time ng mama niya. Pero sino nga bang niluloko niya? Noon pa man, sobrang gusto na talaga ng pamilya niya si Creed de la Merced. Minsan nga, napapaisip na siya kung sino ba talaga ang anak sa kanila. Hay naku, Maxine. Sisiraan mo pa si Creed sa akin? Palagi ka nga nung dinadaldal sa amin ang papa mo. Anong sinasabi mong he never cared for you? Ha? Natigilan si Maxine. Ewan ko sa yung bata ka, umuwi ka na, ngayon din. Sabi nito at pinutol na ang tawag. Sumimangot na lang si Maxine. Pagdating ng gabi, kumain siya sa labas dahil wala pang laman yung ref. Kinabukasan ng umaga, ganun din ulit. Sa labas ulit siya kumain. Hapon pa sa mamamalengke. Ang ganda? Manghang sambit niya habang tinitignan ang magarbong bahay sa tabi ng lola niya. Bagong gawayon at mas modern kesa sa bahay ng kanyang lola. Mas maganda at mas mukhang mahal. Sa exterior design pa lang, halata ng hindi biro ang ginamit na materyales. Sinong may-ari ng bahay na yan, Manong? Tanong niya sa isang kapitbahay na nagdidilig ng halaman sa labas. Ah, hindi ko pa alam eh. Binibenta kasi yan. Pero may nakabili na niyan kagabi lang. Talaga? Wow! Sobrang yaman naman siguro nung nakabili, no? Muli niyang sinulyapan ng bahay bago tuluyang pumasok ng bahay niya. Pagsapit ng 3:00, saka siya lumabas para pumunta na sa pinakamalapit na palengke. Nadaanan niya ang magarbong bahay habang naglalakad siya, kaya napasulyap siya doon. Sa isang gilid ng malawak na bakuran, nakita niya ang figura ng isang nakatalikod na lalaki na nagdidilig ng halaman. Hardinero o may-ari? Bulong niya sa sarili. Hindi niya nakita ang mukha nito hanggang sa lumagpas na siya. Kaunti lang naman ang pinamili niya sa palengke, kaya wala pang 1 oras ay pauwi na siya kaagad. Bit-bit ang 2 malaking brown paper bags. Dumaan ulit siya sa magandang bahay. Hindi niya ulit maiwasang mapalingon. Nandun pa rin ang kaninang lalaking nagdidilig.
at sa paghakbang pa ni Maxine, nasilayan niya na ang mukha nito. Nalaglag ang panga niya. Creed! Bulalas niya. Sumulyap sa kanya si Creed habang nagdidilig ito ng halaman. Pero mabilis din itong iniwas ang tingin, suplado ang mukha at tila galit. Napamura si Maxine. Anong ginagawa mo dito? Nagdidilig ng halaman, hindi mo ba nakikita? Simpleng sagot nito. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Di ba't nasa Makati ka? Anong ginagawa mo dito sa Kamsur? Nandito rin ako para magbakason. Bakit? Ikaw lang ba ang pwedeng magbakason? Wow! Sa lahat pa talaga ng lugar, dito mo pa napili. Paano mo na lamang nandito ako, ha? What do you mean by that? Tumawa si Creed. Sa tono ng boses mo, parang sinasabi mong sinundan kita dito, ah. For your information, I'm here for a vacation too. Malay ko bang nandito ka rin? Sabay ismid pa nito. Eh di ano? Coincidence lang na lumayas ako't pumunta dito tapos the next day nandito ka na rin? Grabe namang coincidence yun! Sarkastikong saad ni Maxine. Hindi na natigilan ni Creed ang paglitaw ng mapaglarong ngiti sa labi niya dahil nakyutan siya bigla sa reaksyon ni Maxine. Mas lalo namang umusok ang ilong ni Maxine nang makita ang ngiti ni Creed. Pakiramdam niya ay pinaglalaroan talaga siya nito. Ah! Nababaliw na sigaw ni Maxine. Napasabunot ng buhok bago nanlilisik ang matang dinuro si Creed. Wag na wag mo akong guguluhin dito, ha? Bakasyon ang sabi mo. E di magbakasyon ka. Anya at nagmarcha na papasok sa gate ng bahay ng lola niya. Nagpakawala naman ang mahinang halakhak si Creed. Kahapon, galit na galit siya dahil bigla ang umalis si Maxine. Labis siyang nag-alala. Pero ngayon, pagkatapos niyang makita at makausap ito, nawala bigla ang galit niya. Nakaramdam siya ng saya at nakahinga ng maluwag dahil ligtas naman ito kahit papano. Ang rupo ko talaga. Napapikit na Marie na wika niya sa sarili. Samantala, padabog namang nilapag ni Maxine ang mga pinamili niya sa lamesa. Frustrated niyang binugahan ng hangin ang kanyang side bangs. Kunwari pa siyang bakasyon ko, no? Obvious namang sinundan niya ako dito. Ano bang gusto niyang mangyari, ha? What? Is he obsessed with me? In a creepy way? Ayaw niyang pakawalin ako at mawala sa tabi niya? Nalulokang sambit ni Maxine. Ang dapat sana tuloy na masaya niyang buhay ngayon ay hindi niya magawa knowing na nasa kabilang bahay lamang si Creed. Parang hindi lang din naman siya nakatakas dito. Gusto niya tuloy maiyak pero wala siyang magawa. Kinabukasan, lumabas ulit si Maxine umagang-umaga para puntahan ang pinakamalapit na fitness gym sa kanilang lugar. Dadaanan niya ulit ang magarbong bahay na bahay pala ni Creed ngayon. Flexing his money, irap pa niya. Lumabas ng balcony si Creed. May hawak na tasa ng kape. Nagtama agad ang paningin nilang dalawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Maxine. At saglit siyang napaawang ang labi sa kagwapuhan ng asawa kahit sa malayuan. Natigil lang ang titigan nila nang magtaas ng kilay si Creed at humigop ng tasa. May multo ang ngiti nito sa labi na tila alam na ang nasa isip ni Maxine. Uminit tuloy ang pisngi ni Maxine at para depensahan ang sarili, ay inirapan niya na lamang ito bago nagtuloy sa paglalakad. Lumipas ang mga araw at ganun ang naging tagpo ng buhay nilang dalawa. Palaging lumalabas si Maxine habang tinatanaw naman lang din siya ni Creed mula sa balkonahe nito. Hindi sila nag-uusap. Talagang hindi niya nga ako talaga ginugulo, no? Bilib na sambit ni Maxine. Siya naman ang tumatanaw ngayon kay Creed mula sa balkonahe ng kwarto niya. Nasa bakuran ulit si Creed, nagdidilig ng halaman. Nakatalikod at hindi alam na pinagmamasdan siya ni Maxine. Uy! Tarantang bulalas ni Maxine ang makitang napatid ng hose si Creed. Nag-elevate bigla ang pagtibok ng puso niya sa kaba at pag-aalala. Ngunit nang maayos naman ni Creed ang balanse at naiwasan ang pagdausdo sa lupa, ay nakahinga siya ng maluwag. Wait! Natigil ang sambit ni Maxine. Ba't ganun yung reaksyon ko? Tanga Maxine! Dapat hiniling mong sana dumausdos nga siya sa lupa. Bakit parang natakot ka pang mangyari yun? Napapikit siya ng Marie na tinilot ang sintido. Pagdilat niya, nakatingala na sa kanya si Creed mula sa baba. Muling bumilis ang tibok ng puso niya. Nagkatitigan naman silang dalawa. Akmang iiwas na sana siya ng tingin nang mauna na nitong gawin yun. Pagkatapos ay pumasok na ito sa loob ng bahay nito. Napaawang tuloy ang labi ni Maxine. First time kasi nitong gawin yun. Ano yun? Naguguluhang sambit niya. Lumipas panguli ang mga araw. Miss, tulungan na kita.
Biglang sumulpot sa tabi ni Maxine ang isang matangkad na lalaki habang naglalakad siya sa sidewalk at pauwi ng bahay. May mga bitbit na naman siyang groceries at this time ay mas marami na yon. Pwede naman siyang magdala ng kotse pero mas pinili niyang lakarin na lang dahil malapit lang naman ang grocery store. Pero dahil napadami ang pinamili niya ngayon, medyo nagsisinga siya nang di siya nagdala ng sasakyan. Ay, ayos lang kuya, kaya ko naman. Nangingiting sagot niya. No miss, I insist. Mukhang nahihirapan ka eh. San ba yung bahay mo? Malapit lang dito. Tulungan na kita. Pagtangu nito. Sasagot na sana si Maxine ang masulyapan niya sa likod nito ang paparating na itim na sedan ni Creed. Tumigil ito sa tabi nila. Paglabas ni Creed ay madilim ang tingin nito at igting ang panga. Kinuha nito mula sa kamay ni Maxine ang mga plastic bags habang matalim ang tingin sa lalaki. Asawa niya ako. Anunso nito kahit wala namang nagtatanong. Creed, anong ginagawa mo? Takang sabi ni Maxine. Lumingon si Creed sa kanya. Sumaway ka na sa akin. What? Ayoko! Sinamaan siya ng tingin ni Creed na parabang kapag hindi pa siya sumunod ay gagawa ito ng bagay na hindi niya magugustuhan. Sa takot ay walang nagawa si Maxine kundi ang sumunod na lang. Sino yun? Malamig na tanong ni Creed pagpasok ng sasakyan. Masama pa rin ang tingin niya sa lalaki kanina na ngayon ay kakamot-kamot ng ulo na naglakad paalis. Hindi ko kilala. Nag-offer lang na tulungan ako. Kaya tigilan mo yung kakatingin sa kanya ng masama. Pag-irap ni Maxine. Umirap din si Creed. Pagdating sa tapat ng bahay ay dali-dali agad lumabas si Maxine. Maxine! Tawag ni Creed at lumabas din ang kotse. Ano na naman? Sabi ko wag mo akong guguluhin, diba? Mag-usap na tayo. Are we just gonna let things be this way forever? Kunot noong tanong ni Creed. Bakit hindi? Maxine! Nag-roll ng eye si Maxine. Ano bang dapat nating pag-usapan, Creed? Wala naman na tayong dapat pag-usapan eh. Ayaw mo makipaghiwalay sa akin. Napaka-selfish mo. You only think of yourself and your own benefit in this marriage. Hindi totoo yan. Hindi totoo? Kung ganon, bakit ayaw mo makipag-divorce ha? Paano naman ako? Gusto ko ring magmahal. Gusto ko ring ikasal sa taong mahal ko. Sa taong mahal ko. Kaso hindi ko magagawa yun dahil stuck ako sa kasal na to. Napalunok si Creed at hindi nakapagsalita. Lumamlam ang tingin nito sa kanya. Kaya kung wala kang balak makipag-divorce, huwag mo na lang din akong kausapin, dagdag pa ni Maxine. Akmang tatalikod na sana siya ng mabilis nang hinawakan ni Creed ang braso niya. Fine. Let's settle our divorce. Nanlaki ang mga mata ni Maxine. Talaga? Yes. Hindi nakapagsalita si Maxine sa gulat. Kanina lamang ay gustong gusto niyang makipaghiwalay. Pero ngayong pumayag si Creed. Bakit parang... Oh, shut it, Maxine. Bakit ka natakot? Bakit ka nasaktan? Di ba't ito naman yung gusto mo? Ang gulo mo? Sa isip-isip niya, gustong kastiguhin ng sarili. But before that, bigyan mo ko ng isang buwan. Saad ni Creed. Isang buwan? Para saan? Let's give our marriage a one last shot. Kung hindi mo talaga ako kayang mahalin sa loob ng isang buwan, then let's divorce. Saad nito. Ha? Wait a minute. Kung hindi ko talaga siya kayang mahalin, bakit ako lang? Paano siya? Galit na nag-isip si Maxine. Ilang minuto ang lumipas bago siya nakapag-desisyon. Sige, pumapayag na ako. Bumuga ng hangin si Creed. Great! Hindi ka talaga susuko ha? Anong pinaplano mo? Nagdududang sambit ni Maxine. Hinding-hindi kita susukuan, Maxine. Pumasok na si Maxine sa bahay ng lola niya pagkatapos noon. Kahit nalilito pa talaga siya sa gustong mangyari ni Creed. Ang rupok mo, Maxine. Ba't ka pumayag agad? Eh hindi mo nga alam yung pinaplano niya, diba? Sinabunutan niya ang sarili niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang dibdib para pakiramdaman ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Isang buwan para mahalin ko siya? Ako lang? Paano siya? Ano to, one-sided love? Para lang di ko siya hiwalayan? Abay, nauto ako dun na. Binaba niya ang mga pinamili sa lamesa at nagmarcha palabas ng bahay para sugurin si Creed sa bahay nito. Umuusok ang ilong niya. Pero mas lalong umusok yon nang nasa gate pa lang siya ng bahay ng binata ay nakita niya na si Creed na may kausap na babae sa porch. Isang magandang babae. Hindi kilala ni Maxine. Blonde ang buhok nito. Nakaputing sando na yumayakap sa bilog na dibdib at naka-red na shorts. Napatigil siya sa gitna ng pagbukas ng gate.
Nag-aalinlangan siya kung tutuloy ba siya o babalik na lang sa bahay. Pero kung babalik ako, baka kung ano pang mangyari sa dalawang to, hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Na-imagine niya na agad ang posibleng gawin ng dalawa. Gwapo si Creed at kitang-kita niyang interesado sa asawa niya ang babaeng kausap. Si Creed naman ay tangulang ng tango habang may maliit na ngisi sa labi. Mas lalong uminit ang ulo ni Maxine kaya imbis na umuwi, nagtuloy-tuloy na lang siya sa pagpasok. Palapit na siya sa dalawa nang mapasulyap sa kanya si Creed habang nakahalukip-kip. Tumitig ito sa kanya. So, bale, ayun nga. Sana magustuhan mo yung niluto ko. At sana maging friends tayo since kapitbahay lang din naman kita. Hagikik ng babae. Matagal bago napansin ang presensya ni Maxine. Iritadong tumikim pa si Maxine kaya ito napatingin. Oh, hi miss. Diba ikaw yung sa kabilang bahay? Ngiti pa nito sa kanya. Oo, asawa niya din ako. Turo niya kay Creed. Umangat ang gilid na labi ni Creed at amusang pinagmasdan. Ay, may asawa ka na? Tila dismayadong tanong ng babae habang nakatingin kay Creed. Imbis na sagutin ay hinarap ni Creed si Maxine. Kumikinang ang mga mata at may ngisi sa labi. What brings my wife here? Namiss mo ako agad. Kakatapos lang natin mag-usap ah. Hindi pa tayo tapos. May mga dapat pa tayong pag-usapan. Galit na saad ni Maxine. Natawa si Creed at lumingon sa babaeng kapitbahay. Ayos na to, Andy. Salamat sa masarap na kaldereta. Asahan mong kakainin ko to mamayang gabi. Sabay sulyap ni Creed kay Maxine. Natila mas lalong nagalit. Kung ganon, babalik ako bukas para magdala ng ibang putahe. Maligayang saad ni Andy. Sure, sagot naman ni Creed. Pag alis ni Andy, pumasok na si Creed sa loob ng pamamahay. Iniwan niyang bukas ang pinto kaya pumasok na din si Maxine. Nagalit na galit. Sino yon? Pag-usisang tanong nito. Tuloy-tuloy lang si Creed sa paglalakad hanggang kusina. Who? Anong who? Yung babae. Ah, si Andy. She's our neighbor. Neighbor? Neighbor lang? Bakit? Ano pa ba? Halakhak ni Creed. Mas lalo tuloy na irita si Maxine. Binigyan ka ng pagkain? Yes. Obviously, it's caldereta, favorite ko. Panggatong pa ni Reed. Paborito mo? Huwag mo kong ginagago, Creed. Adobo ang favorite mo. Ayaw mo ng caldereta kasi nga, puro buto. Naaalala mo pa pala yan. Taas kilay at natutuwang sambit ni Creed. Of course! Well, wala namang masama kung itatry ko ulit yung caldereta, diba? Itatry mo kasi galing dun sa magandang babae? What are you saying? Natatawang saad ni Creed. Alam nga namang itapon ko to. Hindi tayo dapat nagsasayang ng pagkain, Maxine. Kunwari ka pa. Ang sabihin mo, tuwang-tuwa ka kasi may babaeng nagkakagusto sa'yo dito. Matagal na ba yung nagdadala ng pagkain sa'yo, ha? No, ngayon lang. Ngisi ni Creed. Pwede bang tumigil ka sa kakatawa? Wala namang nakakatawa. Anong problema? Bawal na bang tumawa ngayon? Sabay... Iling ng ulo ni Creed, umaktong inosente. Oo, bawal! Buisit na sagot ni Maxine sa isipan. Hindi niya rin maintindihan kung bakit nagagalit siya tuwing naiisip niyang may umaaligid kay Creed na ibang babae. Nagdidilim ang paningin niya. Why are you so mad and aggressive right now? Marahang tanong ni Creed at humakbang papalapit para hawakan siya. Pero agad na nakaatras si Maxine. I'm not! Yes, you are! Napalunok si Maxine. Lalo na nang masuyong hinaplos ni Creed ang kanyang pisngi, pababa sa kanyang panga at leeg. Namumungay ang mga mata nito hanggang sa tumutok ang tingin sa kanyang mga labi. Ngunit iniwas lang din ang tingin doon na tila napapaso. Bakit ka nagagalit? Don't tell me nagsiselos ka kay Andy. Bulong ni Creed at muling tumitig sa labi niya. Nagsiselos? Mas mahinahong sagot ni Maxine. Can I kiss you? Ha? Napatigal-gal si Maxine. Kinagat ni Creed ang labi at marahang tumawa. Jeez. Nakakatawang isipin na asawa kita pero kailangan ko pang magtanong para lang mahalikan ka. Bakit kasi nagtatanong ka pa? Gawin mo na lang agad. Nahihibang na sagot ni Maxine. Kumislap ang mga mata ni Creed. Really? Uminit ang pisngi ni Maxine nang mapagtanto ang sinabi. Ngunit imbis na umiling para pigilan ang binata, tila may sariling buhay na dahan-dahang tumango ang ulo niya. Kaya naman inalikan na nga siya ni Creed.
Napadaing siya at wala pang ilang segundo, nag-init agad siya. Tumugon siya sa mainit na halik ng binata. Dinala siya ni Creed sa kwarto nito at doon na nga ulit may nangyari sa kanilang mag-asawa. Doon na rin siya nag-dinner at natulog, pero bago matulog, muli silang nagsiping. Kaya tinanghali na talaga sila ng gising pareho. Si Maxine ang unang nagising dahil sa tunog ng doorbell. Hi! Nakangiting salubong sana ni Andy, ngunit nawala ang ngiti nito nang siya ang makita. Lalo na namakitang naka-bathrobe lang siya. Si Creed, ibibigay ko lang sana tong pinakbet na niluto ko. Anito. Ah, tulog pa kasi. Pagod sa ginawa namin kagabi. Alam mo na, sabay ngisi ni Maxine. Ako na lang yung mag-aabot niyan. Sasabihin ko galing sa'yo. Talaga? Ah, sige, salamat. Ikaw si Andy, hindi ba? Oo. Ay, Maxine, hindi ako nakapag-introduce kahapon kasi may away kaming mag-asawa. Pero ngayon maayos na kami. Pwede ka na rin tumigil sa pagbibigay ng pagkain sa kanya. Ha? Ngumiti lang si Maxine at sinara ang pinto. Nilapag niya sa island counter ang Tupperware na bigay ni Andy, pagkatapos ay bumalik sa kwarto ni Creed. Saan ka galing? Pupungas-pungas na tanong ni Creed. Sa labas. Galing dito si Andy, binigyan ka ng pinakbet. Nakasimangot na sagot niya. Lumapit siya sa kama at kinuha ang mga damit sa sahig para makapagbihis. Nag-init ang pisngi niya nang ma-realize na may nangyari sa kanila ni Creed kagabi. Hindi lamang isa, kundi maraming beses pa. Hindi naman masama dahil mag-asawa naman sila. E ang kaso, pinipilit niyang maghiwalay sila. Tapos sa kaunting halik lamang nito ay bumibigay siya kaagad. My God! Nagmumukha kang clown, Maxine. Sa isip na saad niya sa sarili. Napasinghap si Maxine ang maramdamang bigla ang pagyakap sa kanya ni Creed mula sa likod. Sinubsob pa nito ang mukha sa kanyang lieg at pinataka ng halik ang kanyang balikad. Creed, anong ginagawa mo? Balik muna tayo sa kama. Malambing na saad nito. Hindi pwede. Tanghali na. At saka naghihintay sa iyong pinakbit ni Andy. Nang uuyam sana ang sabi ni Maxine, ngunit bigla siyang binuhat ni Creed pa bridal style. Tsaka ibinalik sa kama. Creed! Saway niya. Wala akong pakialam sa pinakbet ni Andy, Maxine. Kaunti na lang. Iisipin kong pinagseselosan mo siya. Pinagseselosan? Lumitaw ang multo ng ngiti sa labi ni Creed habang pinagmamasdan si Maxine. Napalunok naman si Maxine at kinabahan. Bakit naman ako magseselos? Nakalimutan mo na ba? May mahal akong iba. Sino? Hindi mo nga masabi kung sino eh. Napaniwala mo ako nung una, pero hindi na ngayon. Ngisi ni Creed at hinapit sa palapit. Ha? Kung may lalaki ka nga talaga, edi sana nakipagtanan ka na sa kanya. But you didn't. Dito ka pumunta sa bahay ng lola mo. Wala ring lalaking bumibisita sa'yo dito kahit isang beses. Na dapat sana ay kinuha na yung opportunity ng lalaki mo dahil wala ka naman sa poder ko. Kaya sige, nasan ang lalaking tinutukoy mo? In your imaginations? Namula ang mukha ni Maxine sa hiya. Ewan ko sa'yo, bitawan mo na ako. Gusto ko nang kumain. Ako din. May gusto kong kainin pero hindi pagkain eh. Mapaglarong sabi ni Creed. Nanlaki ang mga mata ni Maxine. Bago pa siya nakapagsalitang muli, ay nag-crush na sa kanya ang labi ni Creed. Lumipas ang mga araw at linggo, ibinigay nga ni Maxine ang hinihinging isang buwan ni Creed. Unti-unting bumubuti ang relasyon nilang dalawa dahil doon. Paano kasi? Hindi siya tinatantanan ng asawa. Palaging naroon kung nasaan siya. Halos palagi na nga itong nasa bahay ng lola niya. Pero minsan, siya naman ang nasa bahay nito. Nang medyo naging maayos na sila ay malaki ang naging pagbabago ng kanilang relasyon. Mistula na silang totoong mag-asawa. Naroong ini-inform na nilang isa't isa sa mga ginagawa at gagawin. Hindi na rin sila masyadong nagtatalo. O kung oo man, dahil yun palagi sa pag-aalboroto ni Creed tuwing may kumakausap kay Maxine na lalaki. Higit sa lahat, palagi silang nagsisiping na dalawa. Para silang may mutual understanding pero hindi nila pinag-uusapan. Oh my gosh! Bulalas ni Maxine at napatakip ng bibig. Nabitawan niya ang pregnancy test kit na nalaglag sa sahig. Nag-test siya dahil hindi pa rin siya dinadatnan mula nang dumating siya sa Bicol. At 2 buwan na ang nakalipas mula noon. At nitong mga nakaraang araw din ay alam niyang may kakaiba sa sarili niya. Nakakaramdam siya ng pagkahilo, mabilis na mapagod at dumuduwal tuwing umaga. Kaya naman sinunod niya ang instinct niya na mag-test.
At ngayon, 2 pulang guhit ang bumungad sa kanya. Hindi pwede. Nagtest ulit siya hanggang sa 4 beses pero lahat, ganun yung result. 2 pulang guhit. Buntis siya. Bumuhos ang luha niya. Hindi niya alam, bigla ang gagawin. Hindi pa nila napag-uusapan ni Creed ang tungkol sa relasyon nila tapos ngayon magkakaanak na sila. Nakaramdam ng takot si Maxine para sa anak. Paano kung hindi siya tanggapin ni Creed? Lumuluhang sambit niya. Knowing na sabi niya, pagkatapos ng 1 buwan ay maghihiwalay na talaga kami. Tinapon niya ang mga kits sa trashcan ng CR pagkatapos ay lumabas na. Tulala siya maghapon. Hindi alam ang gagawin, kung sasabihin ba niya kay Creed o pansamantala munang itatago. Saka lang siya nabalik sa wisyo nang dumating na ang asawa galing Maynila. Nagpupunta kasi doon si Creed para sa mga importanteng meetings na hindi pwedeng online. Si Maxine na nga ang napapagod sa pabalik-balik nito. Anong ginawa mo maghapon? Amused na tanong ni Creed sa kanya pagdating. Napaigtad sa gulat si Maxine at nilingon ng asawa. Wala naman. Really? Lumapit si Creed at hinagkan ang kanyang ulo. Ang bango pa rin? Grabe. Sa isip-isip ni Maxine ang pasimpleng singhutin ng asawa. Medyo nalita ko ngayon dahil matagal bago natapos yung meeting. Wika ni Creed habang hinuhubad ang coat. Tumangulang si Maxine. Bahagyang lumilipad ulit ang isip niya. Nakita niyang pumasok ng CR si Creed pero hindi niya na naisip ang mga bagay na pwedeng mangyari. Tsaka niya lang din naalala na basta niya lang tinapon sa nakabukas na trashcan ang test kit paglabas ni Creed. Tumayo sa takmang tatakbo papasok doon, ngunit hawak na ni Creed ang mga yon. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Ano mga to? Mahinahong tanong ni Creed kahit alam niya naman talaga kung ano ang mga yon. Sa kapitbahay yan, sagot ni Maxine. Kapitbahay? Kumunot ang noon ni Creed. Oo! Inagaw ni Maxine ang mga kit sa kakabadong naglakad palayo. Huwag kang mangingialam. Sumunod naman sa kanya si Creed. Mariin ang titig na tila hindi naniniwala sa kanya. Ano ba? Saway ni Maxine. Hindi ako baliw. Those are pregnancy kits. At sa'yo yan, diba? Anong sakin? Baliw ka ba? Hindi to sakin. Sa kapitbahay nga to. Dito siya nagtest kasi baka mapagalitan siya ng tatay niya. Alam mong pwede kong itanong yan sa kabila. At kapag nalaman kong nagsisinungaling ka? Pagbiti ni Creed, napalunok si Maxine. Last talk, last mistakes. Kaya mas pinili na lamang niyang tumalikod at lumayo. Pero hinawakan siya sa braso ni Creed para pigilan. Maxine, huwag mo kong tatalikuran. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Creed, pwede ba? Hindi ka ba pagod sa trabaho at gusto mo pa ng away? Away? Hindi ako nakikipag-away. Just tell me the truth. Fine, oo na. Sa akin yan. Ano, masaya ka na? Napabitaw sa kanya si Creed sa labis na gulat. Umiwas naman ang tingin si Maxine. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita hahabulin para sa batang to. Hindi masisira ang usapan natin dahil sa kanya. Ang usapan natin, bigyan kita ng 1 buwan, diba? Tsaka tayo maghihiwalay. Malapit nang matapos ang 1 buwan. I can raise this child alone. No. Ha? Hindi mo sa palalakihing mag-isa. At hindi tayo maghihiwalay. Creed! Iritang tinitigan ni Maxine ang asawa. Nag-usap na tayo. Then our agreement is now void. We're not going to divorce now that we are expecting our first child. At ano? Lalaki ang bata sa 1 magulong pamilya? Lalaki siyang nakikita ang mga magulang na laging nagtatalo kasi hindi naman talaga sila magkasundo? Kung ganon, ipagkakait mo na lang sa kanyang 1 buong pamilya dahil lang hindi tayo magkasundo. Sino ang selfish atin ngayon? Sikmat pabalik ni Creed dahilan upang matahimik si Maxine. Besides, anong laging nagtatalo? Hindi na nga tayo nagtatalo, diba? Ngayon na lang ulit. Naayos na natin, diba? Naayos? Ang alin? Nagkaroon lang tayo ng usapan sa loob ng 1 buwan na susubukan natin tong kasal natin. Pagkatapos, papayag ka na makipag-divorce. Wala naman tayong naayos. Wala nga ba? Hindi mo ba ako minahal? Natigilan si Maxine. Minahal? Bakit ikaw ba? Minahal mo ako? Pabalik niyang tanong. Yes. Walang kurap-kurap na sagot ni Creed. Namilog naman ang mga mata niya. I love you. And this love didn't happen overnight. O dahil sa 1 buwan na hiningi ko. Matagal na to.
Way back high school pa tayo, nang ipakilala ka sa akin ni Mama bilang anak ng matalik niyang kaibigan. Bago pa tayo ikasal, bago pa tayo na-engage. Umiling-iling si Maxine. Hindi ako naniniwala, kalokohan. Mahal mo ako bago pa tayo ikasal? Eh malamig ka pa nga sa yelo sa loob ng 4 na taong kasal natin eh. Never kong naramdaman yung pagmamahal mo. Nitumingin sa akin, madalang mong ginawa. Ganyan ba yung pagmamahal? Huwag mo akong gawing tanga, Creed. Sinungaling ka. Hindi mo akong mahal. Mahal kita. Pasinghal nag-iit ni Creed. Gusto mong malaman kung bakit ganun yung trato ko sa'yo, ha? Oo. Bakit? Sabihin mo sa akin. Dahil hindi mo akong mahal. Bulalas ni Creed. Bitter ako sa loob ng 4 na taong kasal natin. Dahil alam kong pinakasalan mo lang ako dahil yun yung gusto ng mga magulang natin. Samantalang ako pinakasalan kita dahil mahal kita. At ang ikasal sa'yo ang pinakamasayang pangyayari sa buhay ko. Pero hindi ko magawang magsaya ng mabuti dahil alam kong kabaliktaran nun ang nararamdaman mo. Dahil hindi mo naman ako mahal. You are not even interested in me. Ang ex mo ang mahal mo at siya ang gusto mong groom, diba? Imbis na ako. You were thinking of him as we got married. Tingin mo sinong matinong groom ang hindi masasaktan ng ganun? Anong sinasabi mo? Naguguluhang sambit ni Maxine. It's true. Don't you ever deny it. I know na sa loob ng 4 na taon, sa ang laman ng puso't isip mo. Tumawa si Maxine. Pala desisyon ka, no? Mas may alam ka pa sa laman ng puso't isip ko kaysa sa akin. Sinamaan siya ng tingin ni Creed. Stop laughing. Walang nakakatawa. Anong wala? Eh nagpapatawa ka. Sinasabi mong sa loob ng 4 na taon akala mo mahal ko yung ex ko? It's not just an akala. Oh, ayan ka na naman. Nagdedesisyon ka na naman ulit. Bago pa tayo kasal, hindi ko na mahal si Matthew. Liar! Totoo! Matthew cheated on me. At anong akala mo sa akin? Martyr? Na magpapakatanga sa lalaking niloko ko for 4 years? Then how would you explain those nights where you called his name while you were asleep, ha? Ginawa ko yun? Gulat na sambit ni Maxine. Dumilim ang tingin ni Creed. Kung ginawa ko man yun, don't worry. Siguradong hindi yun dahil namimiss ko sa or ewan. He probably got me traumatized or something. Baka hinahabol ko pa siya ng itak sa panaginip ko. I don't believe you. Eh di wag. Kawalan mo yan kung ayaw mong maniwala sa akin. Basta ako, nagsasabi ako ng totoo. Matagal na ako nakapag-move on kay Matthew, bago pa tayo ikasal. Papayag ba ako na ikasal kung sa yung mahal ko, ha? Hindi naman ako ganun katanga. I get my way out sa engagement pa lang natin pero hindi ko ginawa, diba? Pero totoong nagpakasal ka lang sa akin dahil sa kagustuhan ng pamilya natin, diba? Tanong ni Creed. Hindi agad nakasagot si Maxine. Nagbaliktanaw siya sa panahong sinabi pa lang sa kanya ng mama niya ang tungkol sa kasal nila ni Creed. Hindi siya pumayag nung una, syempre. Pero nang makita ulit si Creed pagkatapos ng maraming taon, tila na numbalik ang matagal niya nang binaon sa limot na nararamdaman. Dahil oo, siya rin, nagkagusto kay Creed noong high school pa lang sila. Nang una silang pinakilala sa isa't isa, hindi niya lang tinuloy dahil sobrang distant ng binata sa kanya at parang wala siyang pag-asa. Pero nang makita ito ulit, nagbagong isip niya. Lalo na't lalong naging dark ang aura nito. Mas nadepe na ang kagwapuhan, na curious si Maxine sa kung anong posibleng kahihinatnan ng kasal nilang dalawa, if ever. Kung magwo-work ba, kung magugustuhan din ba siya pabalik ni Creed. Sinabi ni Maxine ang lahat ng yon kay Creed. So, mahal mo na rin talaga ako simula pa lang? Gulat na sambit ni Creed. Oo, parang ganun na nga. Pero kinalimutan ko na lang din ulit ang nararamdaman ko sa'yo. Dahil hindi ka naman nagpakaasawa, sabay irap ni Maxine. I'm sorry. I was driven by jealousy, anger and bitterness. Akala ko rin talaga si Matthew ang mahal mo sa loob ng 4 na taon. At nagsisisi kang pakasalan ako. Nagsisi talaga ako, kaya nga gusto kitang hiwalayan eh. Uso kasi magtanong, Creed. Sasagutin naman kita eh. Niyakap ni Creed si Maxine. I'm sorry. Paano ba ako makakabawi sa'yo? Hindi ko alam. Magpakasal ulit tayo. Ha? Napasinghap na humiwalay ng yakap si Maxine. Magpakasal ulit? Yes. Bakit? Hanggang ngayon ba gusto mo pa rin akong hiwalayan? Tanong ni Creed. Ikaw kasi... Walang rason para mag-divorce pa tayo ngayong magkakaanak na tayo. At mahal naman natin yung isa't isa. Or maybe sige, mag-divorce tayo. Para magpakasal ulit at ayusin yung pagsasama natin.
magsisimula tayo ulit sa bagong kasal natin. Wag na, Creed. Sayang lang yung pera. Ayos naman yung kasal natin noon. Nagtaas ng kilay si Creed. Kailan mo pa iniisip yung pera? At saka kahit magpakasal pa tayo ng 10 beses, hindi tayo mauubusan ng pera. Alam mo yan, I work hard for us. For you. And now, para na rin sa anak natin. Sabay haplos ni Creed sa tiyan ni Maxine. Sa huli, ginawa nga nila ang pag-divorce. Habang pumipirma ay hindi mapigilang tumawa ni Maxine. Anong nakakatawa? Kunot noong tanong ni Creed. Wala. Naisip ko lang na mapapapirma din pala kita ng divorce sa huli. Pero hindi na nga lang para maghiwalay tayo ng landas habang buhay, kundi ayusin ang pangit at puno ng misunderstanding nating simula. Divorce dahil ikakasal tayo ulit. Kumislap ang mga mata ni Creed habang nakatingin sa kanya at hindi nang tagal, dumukwang na ito upang halikan siya. Naisip ni Maxine habang kinakasal ulit sila ni Creed. Darating pala talaga yung araw na akala mo doon na matatapos ang lahat. Pero doon din pala magsisimula ang turning point ng buhay natin. Gaya na lamang ng kwento nilang dalawa ni Creed, buong akala ni Maxine ay wala nang pag-asa ang kasal nila. Subalit nang tatalikuran niya na sana ito, doon naman bumaliktad at umayos ang lahat. Hindi talaga natin alam ang mangyayari sa hinaharap, kaya hindi tayo dapat sumuko. Laban lang ng laban, hanggang sa makamit natin ang inaasam nating outcome at tagumpay. At dyan po nagtatapos ang kwento ni Creed at Maxine. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. Kaya naman ngayon ay babatiin po natin ang ating mga avid listeners. Hi to Jevi Baranda from Iligan City, Mindanao. Ese Erasmo from Kuwait. Jenny Rose Quinto from Bago City, Negros Occidental. Rihanna May De Lumen from Quezon Province. At Judith Raza at Jeanard Raza ng Tagapo, Santa Rosa City, Laguna. Muli po ay maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga kwentong puno ng pag-ibig, aral at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.